namin ng love scene. Komportable na kami sa isa't isa. And siguro, nakatulong din na hindi rin agad kinunan para at least yung bigay namin, okay, and hindi talaga obvious na naiilang or nahihiya sa isa't isa. And of course, thankful din ako na siya yung kasama ko and kapartner ko nung time na yun kasi talagang, syempre, hindi ganun kadali and hindi iba siya sa mga nagawa ko talaga. So, dapat talagang panoorin. Yeah, syempre, kasi, you know, she's only, sabi nga natin na she's very mature for age. She's only 19, pero syempre, she's still a 19-year-old na alam niyo na wala pa naman ganun kadaming experiences kung ito po yung pinag-uusapan natin, kung yung mga love scene na gano'n, di ba? So, nakita ko nga siya bago mag-take, nangihinig, alam niyo, talagang malalim yung paghinga niya, tapos nag-sign of the cross pa. Yung bago mag-take 5, 4, 3, 2, 1, gano'n siya. So, kita ko... How did you make her feel comfortable na, at least, paano? Ano, syempre, ano, words of encouragement na rin, sinasabi mo rin sa kanya na kaya mo yan. Tsaka, yun, just ano, being comforting lang sa kanya. Pero, kumbaga, nakakailang talaga eh, nakakailang. Siyempre, hindi wala po kaming history, ano, tapos gagawa kami na ganong klaseng eksena. So, you wanna make her feel as comfortable as possible. So, yun, sinubukan kong gawin at sana nagawa ko. Tapos siyempre, si Direk, she has full trust in Direk. So, yun. Yeah. Actually, marami po akong curse dito. Umakit ako sa bubong. May arena po, yun. Marami talaga. And siguro yung sa best pa yung experience ko, akala ko joke lang, tinanong nila ako before, kaya mo ba mag-scooter? Akala ko yung scooter na magaan lang. And then yung best pa pala mabigat. So, nung nag-try ako, I think baka muntikan ako hindi makatapos ng film. Kasi sa sobrang medyo hindi ko natansya yung gas. Pero okay naman. Nagdagdagan pa lang ha. Kasi it's our second film together, kami ni Julia. No? And sa bawat pelikula, first time yung may gagawin. So a moment in time, first time niya magmaneho. Kasi if you remember the story, mabubundol niya si Shasha Padilla. We had to shoot in a very crowded place. At first time niya magmaneho at nasa tabi niya ako. No? Dito naman first time niya magmumotor. Sabi kasi niya, tinanong ko, kaya mo bang mag motor, ang kakakalangan niya, scooter. Nang dumating, siyempre, gusto ko, Vespa. Dumating ang Vespa. Sa awa ng Diyos, natumba yung Vespa. Binayada na siya sa our cinema. Pero at least, she's a very, very brave woman. You know? She's very, very courageous. Pag kinakailangan parang gawin niya, gagawin niya. She does her own stunts. Wala siyang double doon sa love scenes. Ako ba, first time ako mag-gitara. Na medyo natuto ako mag-gitara ng konti na. At kumanta. Ay, oo nga, nakalaro. Ako, magkakas-album na yan. Oh my gosh, oo. Abang niyo po yung album ko. Pero isa lang kanta, Halik sa Hangin. First time ko po gumawa ng ganitong film sa Baguio. First time ko mag-shoot sa Diplomat. Ha! First time ko mag-shoot din actually, marami eh. Kasi, yun nga, tulad ng sabi ni Direk, papakita niya kung gaano kaganda yung Baguio. So, ayun, yun yung first time ko talaga na experience yung Baguio na ganun pala siya kaganda. Ako, naniniwala ako na ang Pilipino. Sometimes we underestimate our audiences, no? Ako, naniniwala ako kapag naglatag ka ng isang magandang pelikula at na-promote mo siya, tatagilikin siya ng manonood. Gano'n man siya kakaiba. I think our audiences are ready, no? In fact, marami sa mga manonood natin naghahanap na ng bagong flavor, bagong narratives, bagong pagpaplahad ng mga ganitong narratives. So, I think it's about time and I'm really thankful that Star Cinema has, in a way, gambled and invested in such a project, which is different. Love story siya, oo, pero it's not the usual love story that you've seen before, that we guarantee. In a way na different siya, in a way din sasabihin mo siya naman talaga yung kwento ng kahit sinong young person in love o teenager or a person who will fall in love for the first time eh. Kasi sino ba naman sa atin ang hindi nag-imagine na uy, magbabakasyon ako sa Baguio or Boracay tapos makakamit ako ng tall, dark and handsome person and makakamit ako ng friend na maliligaw sa akin. Lahat naman may well, at least lahat ng babae or badin, may illusion of, o merong pangarap na mangyari yun, di ba? That you will stumble upon first love in a strange new place. Tapos may umiikot pang fog, tapos malamig pa. The sense of adventure for first love. Lahat naman tayo nakaranas to, mga babae o lalaki.
At saka, sino ba ang hindi? Lahat tayo nakaranas ng, if I fall in love with this person, tamang tao ba to? O mali? Ito ba yung taong pag-aaksayahan ko ng oras ko for summer or for my first semester? O ito ba yung taong dapat iniwasan ko na? Is it my biggest happiness or is it my worst danger? Yun ang tanong na itatanong ng kahit sinong tao pag na-inlove siya sa isang mystery person. So, I believe, aside from being different, it's also a classic. Dahil lahat tayo makakaranas ng first love at lahat tayo makakaranas ng love na potentially dangerous pala. To answer your question, I think lahat ng tao, if they know that they experience that kind of feeling, papasok sila at papanoorin ito. Ako kasi nung nag-shooting kami, mas naramdaman ko yun eh. Yun nga, sabi nila yung romantic side talaga. Napaka-romantic kasi, napaka-romantic yung kasi ang lamig. So, kumbaga kung kasama yung mahal mo sa buhay, parang ang sarap yahapin buong araw, tapos mag-hot chocolate na kayo. Wow! Tapos, Coffee by the Ruins. Coffee by the Ruins. Ano? Baterol. Napaka-sarap yung baterol. Ano kasi yun. Recommend ko sa inyo yan. Kakain naman kayo doon. Tapos, yung view, di ba? Yung lamig, yung trees. Siguro yung hindi siya, malayo siya kung tatanggalin mo yung phone, malayo sa social media, medyo may tahimik factor na nakaka-relax. So feeling ko yun talaga, yung feel niya talaga, super romantic. And siguro dun naman sa nakakatakot part, medyo duwag kasi talaga ako, aminado naman ako dun. So sa diplomat din, may kwento rin siya dun. Hinahanap ko siya kasi nga, nagpa-party kami magkakaibigan, nagpa-party, and then may nakita akong guy na parang, uy, syempre, guwapo. So parang, sino yun? Na-curious ako, sinundan ko siya, nasinusundan ko siya. Ganun din, syempre may mga pinto-pinto doon. And doon pala siya sa dulo. So nagulat ako sa kanya, buti na wala na yung camera, cut na. Eksena to, Bea. Opo. Kasi may ganun factor, yun yan. Yung party scene namin dun sa loob ng diplomat. Kung may something talaga yan. Hindi naman, kasi to begin with, ano rin ako eh, takot din ako eh. Nahirapan akong pumasok nga dun sa diplomat na mag-isa na walang kasama. So, ayun, there scenes na kinahanap ko si Mia dun sa diplomat. So, naglalakad-lakad ako dun. Naghahanap pa kami, naglalakad-lakad ako dun sa mga hallway na mag-isa. Kaya, yun talaga, medyo creepy yung feeling na ikaw yung mag-isa kasi yun nga, kasi alam mo naman na maraming kwento dun sa diplomat eh. Pero wala naman ako na feel. Ang ikli ng panahon na binigay sa amin pag-ibig na para lang isang halik sa hangin.